Lahat naman tayo gusto magkaroon ng magandang motor. At syempre, dapat pogi ka tignan na nakasakay sa motor mo. Kaso, kung gusto mo ng magandang motor, dapat may 100,000 ka. Oh, no. Or mas higit pa. Depende na rin yun kung anong gugustuhin mo. Hey! Napakaraming brand dyan na pwede mong magpipilian. Andyan si Honda, Yamaha, Suzuki, at marami pang iba. Kaso, what if gusto mo ng sports bike or big bike pero wala kang ganong halaga? Bruh. That's why I made this vlog para i-feature itong sports bike na to. Disclaimer lang, kung China bike hater ka, huwag mo nang panoorin. For sure, di mo na din to ma-appreciate. Denied. But if you're into budget-friendly big bikes, para sa'yo to. As we have said before, always know your budget. Sa pagbili ng gamit, di mo kailangang magpa-impress. Ang importante, it serves its purpose. And it can take you from point A to point B. Trust me, 2 to 3 years lang magsawa ka din sa nabili mo. So, dun tayo sa mura at madaling purmahan. At least, kung magsawa ka man, hindi nakakapanghinayan. At the same time, hindi ka din magdidildil ng asin. Sige ka, ikaw din. What's up mga guwaps? For this vlog, I wanna share with you the specs of Rusi Gamma 200. Ang accurate displacement ng engine ni Gamma is 196.4 cc. 4 strokes, single cylinder, air-cooled, 5-speed transmission, carb type, CDI ignition system, electric and cake starter, 0.8 liter oil capacity, max torque 7,000 RPM, max power 8,000 RPM, 14 liters gas tank capacity. Analog yung front panel niya, which is yung fuel gauge, tachometer, trip meter, and speedometer. Headlight and taillight is bulb type, and signal lights are LED. Rear tire is 140x70x17. Naka-disc brake system na rin siya sa harap at sa likod. At naka-monoshock na rin siya. Yung front tire is 110x70x17. 10 inches ground clearance, 29.9 inches seat height. Quick review lang tayo mga guwaps. Yung upuan niya sakto lang, pero mukha siyang madaling mag-fade. Pero malambot naman yung foam niya. Yung 2020 version ng Gamma is meron na rin siyang combination ng glossy, matte black, and accent lines na wala sa previous version. Also, Euro 3 compliant na din yung 2020 upgrade ni Gamma. Sa likod, mukhang average class plastic materials ang ginamit. Pero maganda at matibay yung grab bar na kinabit. So, I am 5'3 in height and nakita nyo naman na nakatito talaga ako. Pero in fairness, mas maganto compared kay Sigma. But still, it can accommodate 150 kg maximum load. Yung partner ko naman is 5'11 and kita nyo naman na saktong-sakto sa kanya yung seating height. So, ayun nga mga guwaps, if you are 5'7 and above, swakt sa'yo ang bike na to. Maganda naman yung riding position niya para ka na rin naka-Sigma. But the only thing is, medyo mahaba yung grab bar na sa likod. So, mahirapan kang mag
akyat baba. Now, the only problem is, matigas yung shocks niya, yung front suspension niya, hindi ganong nagpi-play. At the same time, medyo matigas din yung monoshock niya sa likod. And for the pricing, ang brand new ni Gamma 200cc is 59,000 pesos. Pwede mo rin siyang kuning installment for 1 year, 2 years, and 3 years. Just pay minimum down payment of 7,000 pesos. For 1 year installment, it's 5,760 pesos. Less 300 rebates for updated payments. 5,460 pesos na lang yung monthly payment mo. For 2 years installment naman, 3,325 pesos less 300 rebates, 3,025 pesos na lang ang monthly mo kung updated ang payments. For 3 years installment, it's 2,510 pesos less 300 rebates again for updated payments, so 2,210 pesos na lang ang monthly mo. Ang advantage ng malaking motor sa mga scooter is hindi ka tatagsig. Naka-pipe ka? Naka-pipe? Sorry ba? Kuli ka lang helmet. Ang weird! Ang weird ng ano. Din pala. Kaso, okay din. Okay din yung Gamma. Now, you're done na ako kanina. Kasi, di ba, ano ba, stock pala to? Sa so, kapila, ano? Ayun, tulad nila, DIY. Oo. Kasi, motor pa ako sa Rusi ng ano. Anong top speed na kuha mo dyan? Ano pa lang. Kasi yung top speed niya, parang hindi accurate eh. Ha? Uy, syempre, matry mo na top speed nun. Pero yung ano niya, pagka nakamaps ako, napayo ng 130-135. Ah. Nakamaps. Pero yung dito, di ba, hindi ako ano. And ayun nga mga grubs, na-try natin i-drive yung Gamma 200 ni Banana Rider Motovlog. So medyo weird lang kasi hindi pantay yung foot race niya since nabangga nga siya last time. Luckily, okay naman siya.
So, shout out kay Banana Rider Motovlog. Support niya rin yung channel niya, guys. Subscribe on his channel and check out his videos. So, balik tayo sa performance ni Gamma 200. Comparing Gamma to Sigma, magkaiba talaga yung quality since, yes, mas mahal si Sigma. It's 80 to 85,000 pesos. Well, si Gamma is only 59,000 pesos. Meron ka ng big bike. So, ano ba ang kaibahan? Well, sa quality ng parts, mas premium yung Sigma 250. And mas malakas ang makina ni Sigma 250. But then, yun nga, it's only 59,000 pesos, so talagang sulit na sulit yung bike na to. Like what I've said earlier, if it serves its purpose, that's good. If it can take you from point A to point B, and then you've got the looks, pogi ka na nakasakay sa motor mo, ay masasabi ko talagang sulit na sulit yung presyo ng bike na to. And by the way mga gops, if I'm not mistaken, ang kinuhanan ng disenyo ng motor na ito is ang CBR150 ng Honda. So, hindi ka na mahihirapan maghanap ng pyesa since swak din naman ang pyesa ng Honda sa Rusi. And that's about it mga guwaps. Please don't forget to subscribe, hit the notification bell, and comment if you have any ideas and suggestions. Subscriber natin guys, subscriber ng Arla dyan sa mga subscriber ni Banana, more power sa mga bagong motovlogger, siyempre yung mga patuhan dyan, ano, huwag mo yung sisi mo sa ako, kung sisi nyo, kapag masaya lang tayo. Thanks.